Dumalo sa pagdinig ng Committee on Constitutional Amendments si dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Git ni Enrile, mas mainam umano kung ibabalik sa 1935 Constitution ang bansa. Si Eunice Monte sa detalye. Balik Senado si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, pero bilang resource person para sa pagdinig ng Committee on Constitutional Amendments kung saan tinalakay kung dapat na nga bang baguhin ang konstitusyon. Sa kanyang edad na 98 years old, naabutan pa rito ang halos lahat ng mga tatay ng mga senador na nakaupo na ngayon. Kilala ko ang tatay mo. Mas gwapo sa iyo. My belated condolence to your dad, Lele Pimentel. Salamat po, Mr. Senate President, and welcome back to the Senate, sir. Ayon kay Enrile, naranasan niya na mabuhay sa ilalim ng 1935 Constitution hanggang 1987 Constitution at masasabi niyang mas mainam kung ibabalik na lang sa 1935 Constitution dahil ito aniya ang pinakasimple at maiksi at madaling maunawaan. Chapsuy na kasi aniya ang 1987 Constitution kung saan nagulo ang mga probisyong nakapaloob dito. Ang pagbabago aniya ng konstitusyon noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino ang naging dahilan para lumala ang problema sa insurgency. Kung ano-anong provision to weaken the government of the Republic of the Philippines that should protect the people and enhance and advance the goal of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the NDF. Pero tutol sa pagbabago sa konstitusyon si Attorney Nery Colmenares dahil hindi naman aniya masasagot ng pagbabago ng konstitusyon ang mga problema ng bansa. Ang ating kahirapan ngayon ay hindi nagmula sa konstitusyon. Kung kaya ang pag-amyenda sa kanya ngayon ay hindi solusyon. Sakaling mag-amyenda ng konstitusyon, mukhahi ni Enrile na gawin ito sa pamamagitan ng Constitutional Convention at Constituent Assembly, hiwalay na boto para sa mga kinatawan ng Senado at Kongreso. At dahil nga makasaysayan rin ang araw na ito bilang 50th anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar, ipinaliwanag rin ni Enrile ang naging dahilan kung bakit nagdeklara ng martial law noon si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nakita niya na yung conventional method of dealing peace and order in the country would not work to defeat communist movement in the Philippines. At that time, nangyari na yung almost fall of Indonesia in the hands of the communists. Ang ilang mga senador nagkomento rin sa anibersaryo ng martial law. Para kina Senator Robin Hood Padilla at Senator Jinggoy Estrada, mas mainam kung mag-move on na ang lahat. Magsusorry yung mga Marcos, presidente na nga si Ferdinand Marcos Jr. Para sa akin, mag-move on na tayo. Mga anak, mag-move on na po tayo. Yung pong kasalanan, kung may kasalanan man, yung ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi po kasalanan nung anak yun. Huwag po tayong ganun. Kahit po sa Islamic faith, kahit sa Catholic faith, yung kasalanan ni Adan, hindi naman kasalanan ng natin. What is there to apologize? Di ba si President Marcos has already gave his statement with regard to martial law? Magbubo na tayo. President Marcos got the highest number of votes in Philippine history. 31 million. Di pa ba sapat yun? Eunice Monte, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.